Ah, so talagang hindi nyo po susuportahan si Marcos at ang susuportahan nyo po ay si Senator Go. Malinaw po. Tama. Tama. Si Senator Go. Ni minsan wala kayong narinig na mag-Marcos ako. Wala. Wala kayong narinig. Kaya okay maniwala niya ng papagamit. Kailanman hindi kami hindi ako nagsalita na may susuportahan ako. Si Marcos o si Pac, wala yan sila. Kinakausap ko lang po respeto. Eh, gusto ako makausap. Si Bongbong pumunta yan dito sa malapit kasama yung asawa. Kinausap ko. Pero I never gave a commitment na magsuporta ako sa kanila. Eh, yung mga pro, ano yan eh, ganyan nga ako takot eh. Eh, yung mga pro communist yan eh. Si President Digong, mga kababayan, is now attacking Bongbong Marcos. Sinisiraan na po siya. Sinisiraan. Una may, di ba sabi nga natin, ikaw may manok ka, ako may manok ako, at minsan pag Pilipino nga naman, pag magtanim yan ng suporta, ano yan, all out na yan at all the way na yan. Okay, so mga kapartners, kalma dahil nagpapaliwanag lang po tayo dito. Ngayon, medyo ano tayo ngayon, medyo... Seryoso? Oo, medyo... tapos pero chill lang din, ha? Tumakbo ka na lang ng presidente. Eh, gano'n lang pala ang gagawin sa'yo. O, di, kasahan na. So, ay, kayo po talaga mismo ang nagsabing tumakbo kang presidente kay Senator Go. Tama po. So, eh, kayo po diba talaga. Na, umiiyak si Bong. Apo. Sabi mo, huwag umiyak. Sabi mo, bakit ka iiyak? Mayroon bukas ang presidente. Tumakbo ka. Bakit ka iiyak dyan sa dahil lang anak ko sumingit bigla? Hindi naman, wala kami nilaro. Diminsan, anong sinabi? Wala kami sinabi. Basta gusto lang nila, sabi na ginagamit ako. That is their opinion. And I respect it. Pero sabi ko nga, I'm just asking for a few more hours. At masasabi ko na kung ano ang talagang totoo. Sa kampanya, sabihin ko kung bakit hindi ako pwedeng magsuporta kay Marco. Ganun rin kay Pacquiao at sa iba. Ah, so talagang hindi nyo po susuportahan si Marcos at ang susuportahan nyo po ay si Senator Go. Malinaw po yun. Tama. Tama. Si Senator Go. Ni minsan wala kayong narinig na mag-Marcos ako. Wala. Wala kayong narinig. Kaya okay maniwala niya ng papagamit. Kailanman hindi ako nagsalita na may susuportahan ako. Si Marcos o si Pac, wala yan sila. Kinakausap ko lang po respeto. Eh, gusto ako makausap. Si Bongbong pumunta yan dito sa malapit kasama yung asawa. Kinausap ko. Pero I never gave a commitment na magsuporta ako sa kanila. Eh, yung mga pro, ano yan eh, ganyan nga ako takot eh. Eh, yung mga pro communist yan eh. Yung akin naman pagka-presidente ko, sinabi ko sa military na huwag mo muna niyo akong pakialaman kasi ginagawa ko yung trabaho ko para magkaroon tayo ng mapayapang
Pilipinas na hindi na mamatay yung sundalo ko. At baka pala madala natin sa usapan na maganda. Kalabas-labasan yan, gusto talaga ng mga komunista na parang kasama na sila sa gobyerno. Sabi ko, mahirap yan. Yung koalisyon na kayo ang sa gobyerno, pati ano, ganyan papayag yan. Walang, ewan ko lang, ilang lukulukong abogado na papayag ng ganong klaseng koalisyon na sa kalaban. At marami na silang napatay. At mga patay pa hanggang ngayon. So bakit ako mag-ipag-usap? Ganun rin kay si Sino. Parang coalition government na mahirap yan. Alam mo, pagka ganun, papatay lang ko ng militare bago ipag-binta yung Pilipinas sa kanila. Magpatay sa akin ang militare. Sigurado yan. Kung ibenta mo yung Pilipinas sa komunista. Apa. Delikado yan. Obvious naman, di ba? Doon kung tatawagin ni Pangulong Duterte na pro-communist yun. Ah, gusto ngayon mag-defund ang MTSL. Oh, so talagang obvious naman. Pero yung pagkakabanggit kay Senator Bongbong Marcos, former Senator Bongbong Marcos, na pro-communist, na hindi malayo na matulad kay VP Lenny Robredo na pro-communist. Siguro, baka, syempre, si Pangulong Duterte, halos umikot, nakasubaybay siya sa PDP laban. So, ibig sabihin, hindi rin yan baguhan sa politika na hindi alam yung galawan, kalakaran sa politika, sa mga partido, di ba, parang ganon. So, kaya baka may pinagbabasehan si Pangulong Duterte sa pagkakasabi niya na bakit, aside from VP Lenny, Bongbong Marcos is a pro-communist. Actually, diba? may manabasa din ako ng mga comment. May nalulungkot sa statement na yun. Tapos may nakasuporta pa rin. Ang sabi doon, baka part lang yan ng strategy na naman. Oo, baka part lang daw yan sa ano, sa mga plano, political plans nila. Kaya minsan doon napapagod yung tao, Val. Sa kakaisip. Alam niyo, baka tumaas po yung ano, yung hindi lang BP kundi yung mental ano condition ng Pilipino. Parang math problem, no? 'Di ba? Kawawa naman. Well, balik tayo doon. Siguro baka may pinagbabasehan si Pangulong Duterte doon sa sinabi niya na bakit pro-communist si Bongbong Marcos and VP Lenny. At may nabanggit pa siya doon, Val, na sabi niya based on his experience as president before he start assuming his post. Sabi niya doon, ay ako, hindi ko hinayaan na ang mga militar ay magdikta sa akin kung ano yung gagawin ko. Lalong-lalo na sa usapin ng insurgency, security. Sa usapin ng security, sa usapin ng communism, di ba, parang ganun. Kasi yun yung pinakagusto niya na mangyari at suportahan. At puksain dito sa ating bansa. It's just that may nabanggit din si Pangulong Duterte na kaya hindi daw siya pumapayag na magkaroon, kasi ang pagkakaalam niya doon sa communist, Val, gustong maging bahagi ng gobyerno natin. Yan yung inayawan niya at yan yung hindi niya hinayaan na mangyari until the end of his term next year. Yan yung kung para sa akin, yung context ng pagkakasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa pro-communist si VP Lenny and BBM, siguro there is a fear, takot, pangamba ni Pangulong Duterte na if BBM would assume post as President of the Republic of the Philippines or VP Lenny, diba, would assume as President of the Republic of the Philippines, there might be a possibility that the communist insurgency or communism dito sa ating bansa would go back
on its operation, mm-hmm. on its presence, visibility, di ba parang ganun. Baka yun, isa yun sa mga dahilan. Mm. Or pangalawa, may nakikita si Pangulong Duterte na mga kasamahan ni BBM or umaali-aligid kay BBM na supporters, ng communists. Di ba? Parang ganon. So, yan yung ano, yan yung the way possible. You understand it. Yes. May kanya-kanya naman tayong opinion, mm-hmm. at kanya-kanya naman tayong pangunawa. Mm-hmm. Ang nangyari lang kahapon kasi si Pangulong Duterte na mismo yung nagsasalita. Di ba? Si Pangulong Duterte na mismo nang galing yung statement. Di ba? So, sabi naman niya na may word of honor siya. Di ba? Mm-hmm. Kaya yun yung kanyang pananaw. Mm-hmm. Bakit gusto niya maging presidente si Senator Bongo? Dahil sabi niya, of all the aspirants... Siya yung pinaka-honest. Yes. Honest yung sinabi. Honest yung word, di ba? Yes. Siya yun daw, sa tingin niya talaga, ipagpapatuloy yung ginawa niya. Based on experience siguro, sabi ni yung pagkakaunawa ko, sabi ni Pangulong Duterte, hindi man eksperyensyado sa politika si Senator Bongo, pero the fact na 30 years, 'di ba, o mga ilang dekada nakasakasama ni Senator Bongo si Pangulong Duterte, 'di ba, na nakikita ni Pangulong Duterte ni Senator Bongo si Pangulong Duterte paano magtrabaho araw-araw, madaling araw, halos walang tulugan, able si Senator Bongo bilang maging susunod na presidente ng ating bansa. Okay? So mga ka-partners, kalma dahil nagpapaliwanag lang po tayo dito. Ngayon, medyo ano tayo ngayon? Medyo... Seryoso? Oo, ano? Tapos pero chill lang din, ha? Kasi babasahin na natin din yung reaction ng marami. Naso-strong na iba dito, kaya natatawa ako. Sabi ko nga, ala, first time kong makakita na may mga angry emojis. Siguro it's let's just be fair and minsan may mapagkakataon na, oy, sarado na isip ko, ito na talaga, kahit ano paninira, ito na talaga. Diba? May narinig din ako na, opinion lang naman yun, sabi niya, baka, kasi nga, may naka-pending na disqualification case. Si Bongbong Marcos. Si Inday Sara, hindi naman siya nag-decide na mag-president. Nauna yun naman sinabi na hindi talaga siya mag-president. But then, nag-give in naman siya sa mga tao para maging vice president. Ang rason ni Mayor Inday is, siya, meet halfway. Para napagbigyan niya yung mga tao at the same time, parang hindi niya sinabi niya. Na at least nag-national post siya. Diba? Pero pinagbigyan niya, which is, pinagbigyan naman talaga niya yung mga tao. Vice President. Tapos sabi daw, opinion lang naman yung isang netizen. Tapos nakausap ko, sabi niya, baka kasi si pag matanggal, kunyari, ma-DQ si BBM, may pangsanggaang administration na si Bongo. Yun yung tingin niya, baka kasi ano yan, baka buffer. Buffer si Bongo. Tapos sinabi pa ni Sara na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo. Kaya nga. She would rather stay as vice president. Si President Digong, mga kababayan, is now attacking Bongbong Marcos. Sinisiraan na po siya. Sinisiraan. Iwan ko kung ano yung magiging reactions ng mga DDS. Siyempre, magagalit kayo. Pero siya mismo yung nagsabi. Basahin ko po sa inyo. Ganyan lang po ito. 1 hour ago, as reported by Inquirer, basahin ko na lang para marinig ninyo. Sali rito. Mga pro-communist dyan, President Duterte may disclaim about presidential aspirants Vice President Lenny Robredo and Ferdinand Bongbong Marcos Jr. What? Ay, wala kayo sa ganon? Na-claim ng ating Pangulo? Si Lomi, baka, diba? Kasi yung mga allies ni Lomi, alam na ninyo kung sino. Bongbong Marcos, din yung nagkikita sa paligid po yung mga nagra-rally.
No to Duterte Marcos? Or no to Marcos Duterte? Well, that's the latest nakikita natin sa mga streamers nila, covered by the mainstream media. Pero si Bongbong Marcos, sabi ko sa inyo, mga pro-communist yan, in a recent interview with a pro-administration blogger that he further shared by why he is not voting for the latter. Itong pro-administration blogger na to, si Banat Bay siguro to, kasi napanood ko yung may nag-share sa akin eh. It seems doon, pinapalabas ng ating Pangulo, napilitan siya na tawag dito, patakbuhin for president si Bongo. And siya, mga kababayan, for vice president kasi si Sara, si Inday Sara, yung anak niya, ina-accuse si Bongbong Marcos na mina-manipulate to run for president, for vice president, instead na tumakbong presidente. So, possibly, yun ang rason kung bakit nag-withdraw si Bongo for vice president, nag-withdraw si Bato for vice president. Si Bongo yung pumalit kasi yung most trusty niya, si Bongo, maybe hoping that Sara will change her mind. Kasi pag hindi, mga kababayan, magpa-file siya bukas, lalabanan niya na yung anak niya. What? Kasi sabi niya, mga kababayan, all along, ang gusto niya kay Sara, tumakbo for president. Kasi daw, yung September survey, 27 na niya yung approval ratings ni Sara, 17 lang si Bongbong Marcos. Anong rason bakit bakit siya tatakbo for vice president? Top siya. Pero ang ending nito, ang reading ko po, mga kababayan, pinapalabas nila sa drama, magkaaway sila. Duterte po ang ending nito sa tingin ko po. Duterte. Sabi ko nga mga kababayan, pinoprogram tayo ng ating Pangulo. Naisipin natin, hindi sila mga ganit. Hindi sila. They are for the service of the Filipino. Yan ang pinapalabas. Pero I tell you, sabi ko, ang pattern niyan, mga kababayan, yung Dabao, palipat-lipat lang. Sabi ko sa'yo, umiikot lang sa kanila. Bongo, Sara, digong, Sara, Sara, digong, Sara. Ngayon sa national, Bongo, ginagamit niya. Pero sa kanila man, sa kanila pa rin. Basahin nga yung statement niya. Pero yung pagtakbo ni Marcos, sasabihin ko ang rason kung bakit hindi ako makasuporta sa kanya at kung bakit na maging kagaya kay Lenny, mga pro, ano yan, dyan nga ako takot eh, mga pro-communist yan. Ito, Manila Bulletin. Basahin ko sa inyo. President Duterte admitted that he was kept in the dark about his daughter Davao City Mayor Sara Duterte Scarpio's plans for 2022 election, saying he only learned about it the moment she filed their COC for vice president. Naniwala kayo doon? I'm sure yung pagdakbo ni Sara, decision nila Bongbong Marcos yon. So he's accusing now Bongbong Marcos not only as a supporter of the communist, kundi the president is accusing, he's actually creating conflict. Sabi ko sa inyo. Accusing Bongbong Marcos na nasa likod ng pag-manipulate. Naniwala kayo na kayang i-manipulate ni Bongbong Marcos, si Sara?